Hello everyone, good morning. So this morning is meron tayong good news and meron din tayong bad news. So unahin na natin yung good news. Yung good news ngayon is nanganak yung ating inahing kambing. Kahit isa lang siya, pero babae naman siya, kung saan pwedeng madagdagan yung ating mga alagang kambing in the future. But pero yung bad news naman dito, yung nakabreed kasi nito sa mismo itong nanganak na kambing ay mismo yung kanyang anak. So baka yung resulta dito sa mga darating na ilang buwan ay baka mag inbreeding siya. But as you can see sa kanyang pangangatawan, itong pinanganak na kambing is normal naman siya, wala namang abnormality sa kanyang katawan. At nakita ko lang siya is hindi naman siya gaanong kaliit or tinatawag natin na nagiging bansot dahil sa bloodline na pagbreed sa ating mga alagang kambing. But kasi in a future baka madali siyang magkasakit itong pinanganak na kambing. So yung ginagawa ko na lang dito, yung naisipan ko na lang dito is bigyan na lang po siya ng tiki-tiki. And as far as I know, wala naman talagang solusyon or gamot para sa inbreeding. Talagang ganun lang talaga siya. But ang sa akin lang is baka sakali lang, kumbaga maagapan at matulungan sa pinainom natin na tiki-tiki sa ating maliit na kambing na ini-expect natin na magkaroon siyang inbreeding dahil po sa same lang yung kanilang bloodline. Nagsimula lang kasi ito noong time na hindi ako nagpagawa ng bahay, kumbaga hindi ko rin nilalagyan ng mga division or hindi ko din sinaseparate yung babae at saka lalaki. Bali minimix ko na lang sila kasi ito yung talaga yung disadvantage kung hindi tayo full time na nag-alaga po sa ating mga alagang kambing at saka hindi natin ma-monitor or matrace natin kung sino yung pwede nating i-breed or ipasampa doon sa ating mga inahing kambing. Talaga all the time na halimbawa pag i-breed natin na same lang yung kanilang bloodline is automatically is magkaroon na po agad ng inbreeding. Hindi naman lahat, pero itong sa amin sa nakikita ko, baka sakali hindi siya kasi nakita ninyo yung paglabas talaga yung aming kambing is hindi naman siya gaano kaliit or baka hindi siya nagiging bansot. Pero yung pinag-alala ko lang dito, pagkapaglaki niya for how many months is madali siyang magkasakit itong pinanganak na kambing. So yung ginagawa ko na lang talaga dito is pinainom ko na lang po siya ng tiki-tiki. So up to 2 months lang yung pagpainom. On the first month is 2 ml. Then the next month is 1 ml. Ito pa lang na kambing ang mismo ang naka-breed sa kanyang ina. Talagang napakasayang yung panahon na hinihintay natin na medyo hindi maganda yung resulta.
ito na failure is acceptable naman siya in a way na ito yung preparation natin kung ano yung dapat natin gawin in the future kung mag-alaga na po tayo ng mga hybrids or may lahi na kambing. Honestly, itong pag-alaga ko ng kambing, marami pa tayong pwedeng matutunan, marami tayong pwede pang pag-aralan. Kumbaga, in short is talagang ako mismo is marayo pa talaga ako sa finish line. Pero ganun talaga na magsimula lang po tayo sa mababa kasi lahat naman talaga is dyan naman talaga galing or nagsisimula. At paalala lang po, before to end this video, ako po ay hindi po ako veterinarian, hindi din po ako eksperto sa pagkakambing. Itong pagpainom ko po ng tiki-tiki po sa kapanganak lang na kambing, is ito lang po ang sa akin lang po, is baka sakali lang po na maagapan or kahit pa paano ay meron akong ginawa para hindi maging bansot or kaya hindi maging sakitin yung alaga kong kambing after for how many months or how many years. Para at least naman, itong bagong pinanganak na kambing is magiging materials natin kung saan maragdagan yung ating alagang kambing at magbigay sa atin ng karagdagang income. Ito na siya ngayon, no? After 3 weeks ha, take note 3 weeks lang siya na pinainom ko siya ng tiki-tiki. Talagang nagugulat na lang ako na talagang ang bilis niyang lumaki, napakasigla niya at napaka-healthy. Kumbaga, yung pinainom natin sa kanya is nagiging epektibo naman siya. Thank you.
that's all for today. At kung nagustuhan mo naman yung aming video, ay please click subscribe and click the notification bell para updated tayo sa mga bagong videos na i-upload po namin.